Ito na ang nakakatandang kapatid ng ating Halo GT6 Soap Earphone na nireview na rin natin at mapapanood mo gamit ang link sa taas. Bago natin ituloy ang video na ito, i-announce ko lang na naka-up na ang aming Shorts channel, TikTok and IG. So kung wala kayong oras makinig sa mga sinasabi ko dito sa ating main channel, then punta kayo sa Shorts channel natin and subscribe for more bite-sized content po. Back to the video. Natutuwa talaga ako sa mga Halo products dahil kung hindi mo alam ang presyo, kapagkakamalan mo na baka mas mahal ito kaysa sa presyo niyang 949 pesos. Nilink ko sa baba kung saan ko ito nabili. Hindi ko naisip na ang Halo GT7 ay isang improvement ng GT6 dahil magkaibang uri sila ng earphone. Ang Halo GT6 ay earbud style na earphone habang ang GT7 naman ay isang in-ear headphone tulad ng Soundpeats T3. Sa loob ng box, andito ang manuals na walang nagbabasa. Ang Halo GT7 in translucent black, charging case, Type-C cable, at extra ear tips para sa mga malalaki ang butas ng tenga. Kung mahilig ka pala sa Shopee or may mga documents ka na kailangan i-dispose, napansin ko na napaka-effective pala ng ganitong stamp bago mo itapon. Link in the description kung saan ko ito nabili. Nagsawa na ako sa Mayaman White dahil pagod na ako kakatago sa mga hold-upper. Kaya binili ko tong unique na translucent black. Maganda ang finish nito and hindi mukhang cheap. Though kailangan mo lang mag-ingat dahil sa pakiramdam ko pa lang ay parang manipis at flimsy ang cover nito. At baka matuluyan ang pagiging translucent dahil wala na itong takip. Medyo weird rin ang USB charging port nito dahil nasa gilid. Hindi naman ito big deal pero gusto ko lang banggitin para humaba ng konti ang ating review. Jokes aside, isang tingin ko palang alam na natin agad sana inspire ang earphones na to. Dahil medyo huwig siya ng isang earphones na nagsisimula sa Air at nagtatapos sa Pods Pro. Nakakulay ng Oki EPT25 na mapapanood mo gamit ang link sa taas. Masaya ako sa nabili kong translucent black dahil ang angas niya tignan. Lalo na pag nagcha-charge, parang may nakatitig sa yung robot na galit. At then, end of the day, masasabi ko na hindi ito mukhang 900 pesos na earphone dahil maganda ang design, lalo na ang translucent black. Mahalata mo lang na nasa below 1,000 ito pag binuksan mo na ang cover dahil manipis ito at medyo flimsy. Ang earphones na ito ay merong AI cancellation pagdating sa calls and mic. Sawang-sawa na ako sa paggamit ng marketing sa salitang AI na parang meron talagang matalinong program sa loob ng earphones mo para palinawin ang microphone. Mukhang proud na proud sila sa feature na ito na nakaprint pa ito sa box. Meron itong dalawang microphone for each earbud kaya sure na sure sila sa kanilang clear calls na feature. Pero sino nga ba ako para magsabi kung anong okay sa hindi? Pakinggan nyo ang sample at kayo na ang humusga. This is a microphone test of the Halo GT7. Na-surprise ako dahil maganda ang quality niya for something that is less than 1,000 pesos. Gusto ko nang i-bash ang microphone ng earphones na to, pero hindi ko magawa kasi matino siya. To be honest, I like the Halo GT7. I was expecting na pangit ang microphone nito at handang-handa na akong wasakin ang marketing term na AI ng Halo GT7. Pero para sa akin, landian approved itong earphones na to. Dahil clear naman ang boses ko at mukhang may tunay na AI nga na nagtatrabaho sa loob ng earbuds. Wala akong nadinig na clipping or madalas na paghina at paglakas ng aking boses. Stable lang siya kahit na may nakatapat sa aking electric fan at ang lakas ng yinig ng aircon namin. For the microphones, I am really surprised by the quality, lalo na for something below 1,000 pesos. Ang earphones na to ay naka Bluetooth 5.2 at ito ay IPX4 waterproof. Pero dahil may X ay hindi ito na test for dust resistance. So kung mabalakuba ka, ingat-ingat lang. Ang isang IPX4 na earphones ay resistant sa mga dura-dura, patak-patak ng tubig tulad ng light rain at maalat mong pawis. Pero hindi nito kayang mag-survive sa shower kaya mag-speakers ka na lang. Ang earphones rin na ito ay merong touch controls which I hate dahil sa accidental presses. Sa experience ko, hindi ito ganun ka-sensitive para ma-accidental press and sensitive enough naman para ma-register agad yung control gestures na gusto ko. Malakas naman ang connection nito at ginawa ko lang ang usual test ko na iniiwan ko ang cellphone sa aking kwarto at namamasyal sa aming bahay. Maraming pinto at sahig ang tinagos nito at solid pa rin ang connection. Confident ako na wala kang magiging problema dito kung ilalagay mo ang cellphone sa bulsa or sa loob ng bag. Pagdating naman sa latency, meron itong 65 ms low latency mode. Kaya makikita mo na walang marimar effect dito at nagsasabay-sabay ang labi ng pinapanood ko. Okay to for this price dahil merong ibang earphones na mas mahal pa pero medyo hindi maganda ang latency tulad ng Soundpeats T3 na nireview ko rin at mapapanood mo gamit ang link sa taas.
Pagdating naman sa sound quality, meron itong AAC audio codec support, which is good for Apple users and not so much kung naka-Android ka. Kung naka-Android ka, mas magandang aptX supported earbuds ang inahanap mo. Para sa testing nito, it is good to note na sa iPhone ko madalas tinitest ang aking mga earphones during a review. Kaya if naka-Android ka, baka iba ang iyong maging experience. Tinesting ko ito sa Apple Music and Spotify and wala naman ako masyadong difference na nadinig. Either hindi lang ito apparent or matanda na talaga ang lolo ears ko. Sa aking testing, I was expecting super bass. Pero surprisingly, sakto lang ang bass nito. Pero napapansin ko minsan at higher volumes, parang sumasabog ito ng konti. Pagdating sa treble, voice, and clarity, medyo disappointing lang kasi parang merong veil yung boses. Pagdating sa mga salita, parang may nakapatong na manipis na tela sa bibig ng kumakanta. Napansin ko rin yung tambol sa kantang Family Affair ni Mary J. Blige. Sa bandang umpisa, from 0 to 10 seconds, mapapansin nyo na parang matulis ang snare drums and bordering on the masakit sa tenga kind of bright. Kaya sumabak ako kay Kenny G and true enough, ito yung tunog na papunta na sa bright sound signature na nakakapagod pakinggan. Kung gusto mong maranasan ang sinasabi ko, try mong pakinggan ang Forever in Love ni Kenny G at 70% volume. Maganda ka na rin ang bimpo just in case dumugo ang iyong tenga. Para sa akin, average ang sound quality nito at kung ayaw mo ng tunog na masyadong fun and bright, I suggest na maghanap ka na lang ng iba. Sabi ko nga, aanhin mo ang sound quality and mic quality kung 2 hours pa lang ay dapa na ang earphones mo. Ang Halo GT7 ay may pangako na 5 hours of playtime at 15 hours naman sa case. Hindi ko matetesting ang case pero matetest natin ang earphone. Nagsimula ang testing ko ng 2:04 PM at 50% volume and 100% battery. Nakinig lang ako ng konting Peter White and nag-work. Kapansin ko at 5 PM na meron na lang tayong 60% battery and still playing at 50% volume. Around 5:10 PM, nanood ako ng Down to Earth ni Zac Efron, still at 50% volume at 60% battery. Mabilis ang pagbagsak ng battery percentage dahil pagdating ng 7:30 PM, natuluyan na ang earphone with 0% battery at 50% volume. Umabot ng 5 hours and 30 minutes ang playtime. Tandaan na ginamit ko lang ito at 50% volume at baka mas maiksi or mas mahaba ang ma-experience mo depende sa volume settings mo. Nalampasan naman ng Halo GT7 ang kanyang pangako ng mga 30 minutes, which is not much. At kung malakas ang volume mo ay malamang sa 5 hours ka rin babagsak. Para sa akin, okay na to. And kung i-alternate mo pa ang pagsuot ng earbuds, ay siguradong kaya kang itawid nito sa susunod na pagpila mo sa LTO. Alam ko kanina ko pa binabanggit, pero magugulat ka ba na nakuha ko lang ito ng 949 pesos. Sa itsura at sound quality, para sa akin, minimum 1,900 pesos dapat ang value nito. Pero napakaswerte natin na ang quality ng mga nasa below 1,000 ay unti-unti nang nag-i-improve at dahan-dahan nang nagiging competitive. Huwag mo na rin akong simulan sa mic niya, bash na ako sa mic nito, pero for some reason, it was so much better than what I expected. Para sa akin, ang Halo GT7 ay isang solid na purchase para sa mga naghahanap ng backup earphone pag magdi-divisor or yung mga kailangan lang talaga ng budget earphone na pang-araw-araw. Kasi kahit 949 ang nakalagay sa price tag, sinisigurado ko sa inyo na hindi pang 949 ang lupit ng performance nito. Kung hindi ka pa rin makadecide, sana makatulong sa'yo ang mga sumusunod. Bumili ka nito kapag microphone for less than 1,000 pesos. Bakit ang linaw ng mic? Kung gusto mo ng mic na panglandian, ito ang earphones na para sa'yo. Maingay sa paligid mo. Isa itong in-ear headphone at merong passive noise isolation. Kung nagamit mo ang tamang ear tip, ay solid na rin ang passive isolation ito. May lahing kitikiti at madalas nagko-commute. Sa design nito na in-ear headphones na short stem, ay sure akong makapit ito kahit na makipagsikuhan ka pa sa LRT. Kung naghahanap ka ng budget option, kung ikaw ay naka-iPhone, ay tiba-tiba ka na dito dahil sa AAC codec support. Mas malaki ang gaganda ng tunog nito for you kung naka-iPhone ka compared sa Android. Hindi ka maingat sa gadget, matibay at hindi dumihin ang itsura ng case nito. Ilang beses ko nang nalaglag ang case nito pero bago pa rin tignan, lalo na itong translucent black. Kung naghahanap ka ng daily Bluetooth earphones backup for less than 1,000 pesos. Sa ganda ng quality ng mic at sound, minsan hindi ko na siya kayang tawaging backup. Pero para sa iba, pwede na din. Huwag kang bumili nito kapag gusto mo ng earphones na hindi in-ear headphones tulad ng AirPods 3 na mapapanood mo gamit ang link sa taas. Nakakapagod rin sa tenga pag matagal kang may suot na in-ear headphones kumpara sa earbud style na headphone.
Kapag mahilig kang mag-shower ng merong earphones, ito ay IPX4 rated lamang at baka malunod pag sinabay mo sa pagligo mo. If naghahanap ka talaga ng earphones na pangligo, ay maiging maghanap ka na lang ng iba. Dito na natatapos ang ating video. Sana naman ay nagustuhan nyo ito. Kung naghahanap kayo ng mga review at news tungkol sa mga gadgets, consider subscribing or panoorin ang iba sa aming mga videos by clicking the card or yung suggested video sa huli. If wala ka namang time panoorin ang mga videos namin, meron kaming podcast version ng mga review namin sa Cubicle Hits Radio and you can listen on Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher Radio, and more. If may questions kayo about Halo GT7, comment nyo lang sa baba or send us DMs. Tapos baka i-feature namin yung questions nyo sa podcast. Basta lagi nyo lang tatandaan, ang lahat ng ito ay opinyon ko lamang. Bahala ka sa buhay mo.